Mga kabayan na nahimik lang ang Pilipinas ngayon, ngunit baka magugulat na lang tayo na biglang magkakaroon tayo ng submarino. Pero bago natin alamin kung magkakaroon nga ba tayo ng submarino, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman na noong 2020 pa na gusto ng Pilipinas na magkaroon ng submarino para mapalakas natin ang ating Navy. Kaya ang Pilipinas nag-announce na mag-allocate ng $35 billion over the next 10 years para modernize at palakasin ang kakayahan ng armed forces ng Pilipinas. Ang $35 billion na budget ay aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang may pinakamalaking metotipya sa $35 billion na budget ay ang Philippine Navy para sa kanilang mga bagong assets. Tulad ng mga warship at submarino. Kaya may mga kumpanya na gumagawa ng submarino ang nag-offer na sa Pilipinas. Isa na dyan ay ang kumpanya na Nav Antia mula sa Spain. Ang kanilang ino-offer ay ang kanilang S-80 class Isaac Peril submarines na nagkakahalaga ng $1.7 billion para sa dalawang submarino. Kasama na dito ang construction ng submarine base na nasa Ormoc City, sa Leyte. Mga training ng crews, technology transfer, at maintenance. Ang S-80 class Isaac Peril submarines ay may haba na 81 meters at may crew na 32. Pinalakas ang kakayahan nito para makayanin ang mga long distance na missions na nakasubmerged for 3 consecutive weeks. Dahil sa kanyang Air Independent Propulsion or AIP system, ang ino-offer na submarine para sa Pilipinas ay kaya niyang makalaunch ng guided harpoon missiles bilang kanyang anti-ship weapon at Tomahawk cruise missiles para naman sa kanyang land attack. Ang Tomahawk cruise missile ay pwedeng lagyan ng nuclear warhead. Itong mga missiles ng US ay tested na sa maraming mga labanan, kaya ito ang kagandahan ng submarinong ito. Ang sunod na nag-offer ng kanilang submarine ay ang South Korea Company na Hanwha. Ang kanilang ino-offer ay ang latest variant ng Jangbogo 3 submarines na may haba na 77 meters at may 41 na crew members. Ito ay may advanced propulsion systems at naka-lithium-ion battery technology na, kaya mahirap e-detect ng kalaban. May kakayahan ito na mag-launch ng harpoon missile para sa kanyang anti-ship at may 6 na torpedo tubes. Ang kasama sa offer ay ang training, technology transfer, integrated logistics support, simulators, and maintenance facility. Ang hindi lang maganda dito ay wala siyang missile para sa land attack. Pero pwede naman siguro i-request para malagyan ng missiles launcher para sa land attack. Depende na siguro sa pangangailangan ng Philippine Navy. Maganda kasi pag may pang land attack, dahil maganda ito gamitin sa mga attack mission dahil hindi siya nakikita. At ang pangatlong nag-offer ay ang Naval Group ng France. Ang kanilang ino-offer ay ang kanilang diesel-electric Scorpion-class submarine na naka-based sa NATO standards. Ito ay may 6 na torpedo tubes para sa kanyang torpedo at si mines, exocet missiles para sa kanyang anti-ship, at Mika para sa kanyang anti-air missiles. Ang kagandahan dito ay mayroon siyang anti-air missiles, kaya pwede niyang tirahin ang mga anti-submarine na aircraft na naghahanap ng mga submarino. Ang pangit lang dito wala rin siyang pang-land attack na missiles. Kung ito ang kukunin dapat palagyan nila ng pang-land attack na missiles. Maganda kasi kung may pang-land attack lalo na kung ang missiles na gagamitin ay ang Tomahawk missile ng US. Dahil ang missile na ito ay may marami ng upgrade, kaya mas lalong tumaas ang kanyang success rate. Tapos kaya pa nito pumasok sa kaloob-looban ng isang city para patamaan ang target dahil sa kanyang mahabang range. Kaya kung ako ang tatanungin, mas gusto ko yung offer ng Spain dahil naka-design siya para sa land attack. Pwede ito gamitin para pasabugan ng mga military base, defense facilities, at mga military building na nakalagay sa kaloob-looban ng isang lugar. Pwede din ito gamitin para tirahin ang mga Navy ship at aircraft carrier ng mga kalaban, dahil kaya nito makalapit ng hindi nakikita. Kaya malaking tulong ito pag ito nakuha natin na submarine. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.